Magandang umaga po sa inyong lahat para sa ating maiksing pag-aaral ng kanyang salita. Pero bago yan, tayo po ay manalangin. Ama, maraming salamat po sa oras na ito. Una po sa lahat, inisin niyo po Panginoon ang aming puso. Patawad po sa aming mga pagkakasala at sa aming mga pagkukulang, Panginoon. Adalangin po namin ang pagkilos ng Malunong Espiritu para Panginoon ay aming maunawaan ang iyong salita. Dalangin po namin, ikaw po ang laging mapapurihan. At ang mga Panginoon ay lagi niyo kami maging pagpapala sa bawat sa Panginoon. Muli, itong dinadalangin namin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang verses po natin gagamitin ay kukunin natin sa Matthew chapter 5, verses 1 up to 3. Ang sabi rito, "And seeing the multitudes, he went up to the mountain, and when he was set, his disciples came upon him. And he opened his mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." Ang ating pamagat, ang kakaibang pagtuturo ni Hesu Kristo. Dito sa binabasa natin sa verse 1, sabi rito, "And seeing the multitudes, he went up to the mountain." So, unang puntos na makita natin dito, ang silid-aralan. Alam natin sa mundong ito, para pakinggan ka, dapat maayos ang school, ang building, isa sa mga basihan, maayos ang classroom, kumbaga wala ka nang mahahanap pa. Pero dito sa ginagawa ng Panginoon, kakaiba, ang ginamit niyang silid-aralan, bundok. Talagang open. Kumbaga pag tinignan natin, anong mahahanap mo dito? Parang wala. Ngunit alam natin, ang ginawa ng Panginoon ay kakaiba. Talagang punong-puno ng wisdom, makapangyarihan. And muli yun sinabi dito, and seeing the multitudes, he went up to the mountain, and when he was set, his disciples came upon him. So, ikalawang puntos makita na dito, ang mga mag-aaral. Muli, ang mundong ito, parang masabing maayos ang pagtuturo ito, isa sa kumbagabasihan, yung mga estudyante dapat, sabi nga ni mga matatalino. Pero ang ginamit ng Panginoon dito, yung kanyang disciples, apostol, na sa tingin ng tao, outcast, walang alam, kumbaga mismo ay yung mga fishermen ito, pito. At ganun din, kumbaga, mga taga-probinsyano, hindi nakapag-aral, ang mga makasalanan, walang-wala. Pero ang tinuruan ng Panginoon ito. Ang Panginoon nagtuturo marami, multitudes. Pero dito ang ginamit niya yung disciples na sa bundok. Kumbaga, malaking bagay itong katotohanan ito na tinuturo ng Panginoon. And then, nang sunod sa verse 2, masabi natin dito, and he opened his mouth and taught them, saying. So, ikatlong makita natin dito, ang mangangaral, o kaya ang guru, tinutukoy si Christ mismo. Marami siyang titles, teacher, preacher, dito ay Messiah, King. Kumbaga, paghari talaga, makapangyari yan. Which sa Old Testament, ang unang hari, makita natin dito si Adan, the first Adam. Punong-puno ng blessings, pero nung nagkasala, iba na ang nangyari. Kaya baga sa dulo talaga ng Old Testament, sa Malakay 4:6, ang makita natin dito, curse. Nagkaroon ng 400 silent years, pero sa kapanahonan ng Panginoong Hesus, nandito na yung hari talagang kailangan. The second Adam. Kang problema, hindi ito katulad ng iniisip nila. With si Christ, hindi siya political leader, kundi kakaiba. Kaya, kumbaga, nung nagtuturo na siya, yung mga tao, kumbaga, makita yung kanyang wisdom, yung kanyang kapangyarihan. Kaya lang, nung nakilala siya ng iba, sabi, hindi ba ito anak ito ng karpintero? Hindi sila naniwala. So, ang mundong ito, kahit pa talaga nagtuturo ka ng tama, maayos, mismo katulad ng Panginoon, pero kumbaga, ayaw nilang pakinggan. So, iba ang mundong ito. And muli doon sa
sa dulo kang verse 2, yung saying, pagdating sa verse 3, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Mapalad ang taong walang inasahan, kundi ang Diyos, sapagkat mapapabilang siya sa karian ng langit. So, pang-apat, makita natin dito ang aralin. Alam natin, maraming pagtuturo ito ang Panginoon, Sermon on the Mount. Pero dito sa Matthew chapter 5, alam natin yung Beatitudes, yung blessed, mapalad. At dito sa verse 3, yung poor in spirit, hindi man talaga katulad ng iniisip ng tao na poor, kundi poor in spirit. Kaya lang, ang Panginoon dito mula sa verse 3 hanggang verse 11, gumamit siya ng mga kumbaga paradoxical, kumbaga contradictory. Katulad dito, poor, tapos makita natin kingdom. Yung mourn, comforted. Hunger and thirst, makita natin yung feel. Paano yun? Hindi talaga maintindihan ng tao sa mundong ito. Pero ang Panginoon, alam niya kanyang ginagawa. Kaya baga mapalad, kumbaga meron siyang sequence, pagkasunod-sunod. Kaya pagdating sa verse 12, masabi niya, rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. Pero muli, dito sa verse 3, nagtuturo talaga ito ng pagpapakumbaba. Alam natin ang mundo, punong-puno ng pride. Kumbaga nando yung self-esteem, selfishness, self-reliance, self-sufficiency. Pero dito ang tinuturo ng Panginoon, iba, baliktad eh. Kumbaga, makita natin yung selflessness, emptiness, worthlessness. Which talaga, ang totoo mga Kristiyano, kapag ang nakikita mo ang Panginoon, tayo ay walang-wala, zero. Kumbaga, insignificant kung ikukumpir sa Panginoon. Pero sa mundong ito, iba eh. Magaling ako, nasa akin ang lahat. Yan ang mundo. Pero si Christ nagtuturo siya dito, happiness, na yung inner happiness. Pero ang mundo, ang tinuturo, external. Gumagawa actually mga happenings. Pero dito si Christ, iba. Kaya baga, ang tinuruan niya lang dito, yung disciples, yung apostles, na kumbaga madaling maintindan ito. Pero sa mundo, hindi. Alam natin niya, sa kapanahonan natin, talagang naghahanap ng maraming bagay. Pero si Christ, iba. Therefore, hindi siya nakatingin sa kumbaga pamantayan sa mundong ito, hindi nakatingin sa mga pangyayari, sa halip, nandito lang sa loob. Si Christ talaga ang nagbibigay. Kaya lang, ang tinuturo dito, parang tumalabas na parang tayo ay poor, kumbaga parang nagbibeg. Actually, dapat nagbibeg sa Panginoon na walang ibang mapupuntahan kundi si Kristo at tayo, wala tayong kakayahan, wala. Ngunit siyang magpupuno dito. So, unang puntos talaga, o baga unang line, makita natin dito yung humility, pagpapakumbaba. At susunod na ang mga bagay nito, kaya pagdating sa verse 4 hanggang verse 11, muli magiging talagang magkakaroon ito ng magiging mapalad. Kaya lang, hindi po yan madaling maintindihan, lalo na sa mundong ito, even ng mga Christians. Pero salamat sapagkat si Christ talaga, iba ang kanyang pagtuturo. Siya mismo na experience niya at mismo ang kanyang mga disciples na kasama niya. So prayer natin na tayo din talaga ay dahan-dahan, kumbaga makita sa ating pamumuhay itong tinatawag na ating Panginoon. So ngayon ay tayo ay manalangin. Ama, maraming salamat muli sa oras na ito. Ikaw po ang the teacher. At salamat Panginoon, nawa nagtuturo talaga ito na sa amin ng inner happiness na makita sa aming buhay Panginoon. Salamat muli. Bigyan niyo po ko lagi kami Panginoon ng kapahingahan. Ganon din yung being poor in spirit to Diyos sapagkat yung nais mo sa amin. Muli itong dinadalangin namin in Jesus' name. Amen.